Ang pagbaba ng baha. Ikawalong kabanata. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 araw. At nang 17th araw ng 7th buwan, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. Patuloy ang pagbaba ng tubig. At nang 1st araw ng 10th buwan, nakikita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noe ang bintana ng barko at pinakawalan ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paruot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok sa barko. Pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Gabi na nang bumalik ang kalapati na may dalang sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw pa at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Pero hindi na ito bumalik. Noong 1st araw ng 1st buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noe ay 601 taong gulang na noon. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang 27th araw ng 2nd buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, "Lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo." Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak na lalaki, at mga manugang niya. Lumabas din ang lahat ng hayop, mga lumalakad, lumilipad, at gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Gumawa si Noe ng altar para sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ang tao mula ng bata pa siya, hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa noon. Habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-ani. May taglamig at may tag-init. May tag-ulan at may tag-araw. At may araw at may gabi.